Muling na merwisyo ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mga pag-ulan na dulot po ng habagat. Sabi ng PAGASA, posibleng magtuloy-tuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. At nakatutok si Rafi Tima. Madilim pa lang hanggang pagsikat ng araw kanina. Merwisyo na ang baha sa ilang bahagi ng Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Araneta Avenue, kasama ng naipong tubig sa kalsada ang mga naglutangang basura. Pahirapan ang pagdaan lalo na ng mga bisikleta at motorsiklo, kaya ang ilan, naglakad na lang sa baha. Mahirap po talaga, may pasok po ngayon eh. Kasi baha po kahit 10 daan ang baha eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? No, tumirik po, malalim po eh. Mahirap. Lalim pa si doon ng tubig. Paabot ata dito. Problema rin ang baha sa lungsod ng Caloocan. Bukod sa mga apektadong residente, matumal din ang kita ng mga namamasadang tricycle at jeepney driver. Wala akong pasahero. Kaya ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Malaking kabawasan, no? Kulang po. Bandang alas 6 ng umaga, umabot sa critical level na 12.3 meters ang tubig sa Tulyahan River sa bahagi ng Tineros Bridge sa Malabon, kaya bumaha rin sa paligid ng ilog. Sa Marikina City, maaga pa lang, naka-alerto na ang mga residente sa sitwasyon ng ilog. Lumakas kasi ang agos ng tubig at umabot sa mahigit 14 meters ang antas kanina. Minomonitor ko rin yung level ng tubig para kahit nasa trabaho ako, nai-chat-chat ko yung misis ko na maghanda kung sakaling tumaas pa man. Bumaga din ang usad ng trapiko kaninang hapon sa bahagi ng Muntinlupa dahil sa baha. Ayon sa PAGASA, southwest monsoon o hanging habagat ang nagdala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Dahil dyan, nagsuspindi ang Malacanang ng klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw, pati pasok sa trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Nagdeklara rin ng class suspension ng ibang lokal na pamahalaan sa mga kalapit lugar. Ayon sa PAGASA, posible pang magtagal ang maulang panahon hanggang sa weekend. In the next 3 to 5 days, posible pa rin po tayong makaranas ng mga paminsan-minsan pag-ulan na pwede magdulot ng mga pagbaha lalo na sa low-lying areas. Kung mag-uulan man in the next 2 to 3 days dahil sa current habagat, ay hindi naman magiging kasing grabe ng paulan na dulot nga ng enhanced na habagat ni Bagyong Karina. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.